Project nga po. Ito po. Let the next generation know. Ano ang kailangan ipaalam natin sa susunod na henerasyon? Tayo mga, sino dito yung naano ko na ito dati eh? Yung first generation Christian. First generation Christian, sila yung mga unang Kristiyano sa kanilang pamilya. Sige nga po ng kamay, huwag po mahihiya. Hindi naman siguro kayo napawisan. Yung kilikilan nyo hindi napawisan. Mga first generation Christian, ako po ay second generation Christian na. Kasi ang magulang ko ay Kristiyano na. Nung ako'y... Kayo, tayo, yung mga first generation Christian, kayo po ang may responsibility para sa susunod na henerasyon niyo po. Ganon din kami sa mga second, ano, meron din kaming responsibility sa susunod na henerasyon. Bata man kami ngayon, pero dadating ang panahon na talagang kailangan, meron po kaming maiwanang legacy, meron po kaming maiwanan mga kapatid na, o may, lahat po tayo ay kailangan may maiwanan na yung ating paglilingkod maging legacy po natin sa ating pananampalataya. Marami po tayong inahanga ang mga mananampalataya, yung mga nauna po sa atin na talagang nagtapat sa ating Panginoon at hanggang sa huli ay hindi po sila nagwalay sa ating Panginoon bagkos sila po ay mas lalong nagtapat sa ating Diyos. Sana'y ganun din po tayo. Sa tulong ng ating Panginoon ay ganun din po ang mangyari po sa atin. Pero isang malungkot na bagay, kapag tayo bilang mga mananampalataya, pag wala po tayong naipasang maganda sa susunod na henerasyon ng mga mananampalataya, magiging failure po natin yan. Bawat isa po sa atin, magiging failure po natin yan. Katulad sa nangyari po sa Israel, may isa pong tagpo. Ito po magiging verse po natin. Ngayon, baka i-altab mo na lang. Tapos ibalik mo ulit. Ito po yung isang pagkakataon, mga kapatid. Yan, ayos na. Isang pagkakataon sa history ng mga Israelita, ito po ay pagkakataon ng sila po ay nasa lupang pangako na. At dumating ang pagkakataon, di ba alam natin, bago sila mailabas sa Exodus o yung Exodus sa Egypt, bago sila mailabas doon, grabe yung pagkilos ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Nagkaroon ng mga pakikipagbaka sa hari, nagkaroon ng mga, ang tawag doon, yung mga sumpa, nagkaroon ng sa wilderness, nagkaroon ng iba't ibang mga masyado kasing yung paglabas po ng mga Israelita sa Egypt, talagang ano yun eh, kumbaga maraming ganap, maraming nangyari. Pero pagkatapos nan, makarating po sila sa lupang pangako, mga kapatid, ito po yung masamang nangyari. So, ito po yung sinasabi dito, pag binasa po natin yan, ginamit ko po yung New English Translation para mas makita po natin yung pinupunto po natin. Ang sabi po dito sa Judges, that entire generation passed away. Ito po yung generation na sinasabi po dito ay generation po ni Joshua. At alam natin si Joshua, siya po yung pinasahan ng kasunod na na authority po. Nino po, si Joshua at Caleb. Hindi si Caleb. Magkasama silang dalawa. Si Moses. Ayan. Si Moses, yung authority ni Moses para pamunuan yung mga Israelita ay naipasa po kay Joshua kasi hindi sila pwede, si Moses ay hindi pwede makapasok sa lupang pangako dahil saan po? Ha? Kasi sa pagkakamali, isang pagkakamali lang. Hindi kasi nakinig si Moses sa tinig ng ating Panginoon. May sinasabi ang Diyos. Kausapin. Nangyari sa sobrang ano, sobrang sura. Kaya yung mga masurahin dito, ayusin nyo yung pakikinig nyo.
Pag minsan kasi pag surang-sura na, gawa lang ng gawa, wala na sa wisyo ba? Eh si Moses, si ano eh, grabing ma, yung mga Israelita, grabe mag-request. Imbis na kausapin yung bato ay hinampas. Kaya hindi po siya, yun yung kanyang violation, kaya hindi po siya nakapunta sa lupang pangako. So, kay na Joshua at Caleb na ho, yung generation po nila, doon po yung nakapasok. At ito po yung sinasabi dito, yung entire generation po nila Joshua ay wala na, namatay na, at nagkaroon ng bagong henerasyon. A new generation grew up that had not personally experienced the Lord's presence or seen what He had done for Israel. May isang henerasyon, may bagong sibol na henerasyon, mga kapatid, na walang personal na pagkakakilala o personal na experience tagpo sa ating Panginoon, at wala po silang kinala o hindi sila nagkaroon ng kaalaman patungkol sa kung ano yung ginawa noon ng ating Panginoon. Iya yung isang danger po ng mga mananampalataya. Oo, tayo po ay nakaka-receive ng mga biyayang makalangit galing sa ating Panginoon. Pero dapat meron po tayo ng pinagpapasahan. Amen. Kaya yung Kristiyano na sinabi po dito ni Pastor Bong kanina, yung nilulumot, yung mga stagnant, wala pong mangyayaring maganda po yan. Amen. Walang mangyayaring maganda sa mga Kristiyanong hindi kumikilos o gumagalaw sa kaharian po ng ating Panginoon. Ang bawat isa po sa atin, dapat meron po tayong ginagawa o kumikilos po tayo sa harapan o sa kaharian po ng ating Panginoon. Nung nakaraan, sinabi ko po sa inyo, wala pong Kristiyanong tambay. Walang Kristiyanong tambay sa kaharian ng ating Panginoon. Tayo ay sinave, tayo po ay niligtas ng ating Panginoon, hindi para maging tambay sa langit. May gagawin po tayo sa langit, mga kapatid. Isa nga sa gagawin po natin sa langit ay magpupuri sa ating Panginoon. Ang mga tambay, gusto na ay laging nakahilata. Pakamot-kamot sa tiyan. Hindi yan marunong magpuri kasi nga nakahilata. Ang pagpupuri, mga kapatid, tayo po ay nagtataas ng ating kamay. Tayo po ay nakatayo, sumisigaw. Merong kapangyarihan sa ating pagpupuri. Ganyan po yan. Kaya sabi ni Pastor Bong kanina, pag sa pagpupuri, dapat nababasa ang ating mga mata. Sa ano, pag kumikilos ang presensya ng ating Panginoon, para hindi natin masabi na tayo po ay nilulumot. Yung stagnant, mga kapatid. Amen. So, wag po sanang mangyari po sa atin ito, at wag mangyari sa kasunod po nating mga mananampalataya bilang tayo po ay isa sa mga bearer of the Word of God. Tayo po yung tagadala. Tayo may dala-dala ng salita po ng ating Panginoon. Dapat meron po tayo ng pagsisiran. May kasunod po yan, mga kapatid. Ang sabi nga, pay it forward. Dapat may kasunod yan. Lahat na nangyayari po sa atin sa pananampalataya, mamaya, pag-usapan po natin yan. So, isa po ito sa nakakahabag na pagkakataon po sa punto ng Biblia na merong isa pong umnatala na henerasyon na hindi nakilala ang ating Panginoon. Grabe kaya yung wonders, yung signs and wonders na nangyari noong sa henerasyon po nila Moses, nila Joshua, mga kapatid. Diba? Ay pagbaka yan eh. Kung gusto niyo yung magandang ano, magandang story, action, subaybayan niyo yung buhay po nila Joshua at Caleb. Girahang-girahan yan. Ang isang famous na kwento dun ay sa Wall of Jericho. Diba? Doon po yung ano niya, yung pinabagsak po nila. Wala silang gamit na mga weapon. Kundi ang gamit po nila, wala naman. Kundi ang gamit po nila ay ang kanilang pagpupuri lang, ang kanilang mga sigaw. Kaya sa atin na mga nagpupuri sa ating Panginoon, huwag kayong mahiyang sumigaw. Huwag kayong mahiyang magpuri. Huwag kayong mahiya. Ay, bawal akong medyo. Kailangan medyo mahihin lang ako. Kasi magandang babae ako. Kasi gwapong lalaki ako.
bawal lumaki ng sobra yung pagganga ko. Kasi di ba, pag nagpupuri tayo, talagang nganganga ngayon. Hallelujah! Pero pag medyo nako-conscious sa kanyang ano, medyo, hallelujah! Kasi may ganyan, okay, may hiya mga kapatid. Pag nagpupuri ang mga anak ng Diyos, hindi nagtitinginan. Amen. Yeah. Pag nagpupuri yan, ay nakatingin sa ating Panginoon mga kapatid. Kaya kahit gaano kalaki ng buka ng bunganga mo, hindi ka nang titingnan. No, ngayon, kaya pag nagpuri tayo, magpuri po tayo kasi may kapangyarihan yung pagpupuri po natin. Amen. Kasi yung mga Israelita nga eh, na gumuho ang wall of Jericho sa pamamagitan ng kanilang sigaw, sa kanilang pagpupuri. Ganun din, maraming punto po yan sa Biblia na ginamit ng ating Panginoon bilang sandata ay ang pagpupuri. Praise the Lord. So, ayan. Kaso ito yung nakakalungkot, yung isang generasyon na pagkatapos ng grabing pagpapakita ng kapangyarihan ng ating Panginoon, may dumating pa rin na generasyon na hindi kilala ang ating Panginoon. Wala, sabi diyan kanina, walang personal experience sa ating Panginoon. Kaya, kailangan natin yan mamaya. Pagpupukusan natin. Pagkatapos gumawa ng malaking bagay, grabe mga kapatid. No? Kaya, delikado po talaga yan eh. Kasi ito pong sitwasyon na ito, sila po ay nasa promised land na. At sila po ay nasa promised land, kumbaga, nasa comfort zone na sila. Meron mang mga skirmish o meron mga paglalaban-laban na kauntian, pero hindi. Yun nga lang, nung namatay na yung generation po ni Joshua na nakakakilala sa ating Panginoon o may personal experience encounter sa ating Panginoon, yung nawala na yung generation nila, nagkaroon ng malamyang generation. Huwag sanang magkaroon ng ganyang generation sa atin, mas lalo na sa may mga anak-anak dito. Huwag sana yung pananampalataya, kung gaano kayo kainit magpuri, sana yung inyong mga anak ay ganun din at madoble pa. Kasi responsibilidad nyo po yan, yung mga supling nyo, yung mga ipinagkatiwala sa inyo ng ating Panginoon, sa anak naman, sa anak, wag lang sa anak sa laman, anak sa pananampalataya. Sino dito mga may anak na sa pananampalataya o may nadala sa harapan ng ating Panginoon? Kung gaano dapat tayo kainit magpuri, dapat ibahagi din po natin yan sa kanila. Kasi kung hindi po mangyayari ang mga bagay na yan, magiging malamya ang kasunod na henerasyon. At ayaw po nating mangyari yan. Sayang yung init ng ating pagpupuri kung yung mga kasunod na henerasyon po natin ay hindi ma-inherit yung ating pagpupuri. Kasalanan natin yan. Magiging pagkukulang po natin yan sa ating Panginoon. Agree po ba kayo mga kapatid? Kasi kung mainit tayo sa pananampalataya, dapat ipinapasa po natin yan. Di ba, pinapasa po natin para si Jeremiah, hindi niya kayang pigilan mga kapatid. Yung apoy na nasa kanya, kailangan na talagang ilabas po niya. Ganon din po sa pananampalataya. Kung meron na po tayong mga anak sa pananampalataya, o may, kahit yung anak natin sa physical, ituro po natin yung dapat nating ituro, ipasa natin kung ano yung dapat nating ipasa sa pananampalataya para hindi tayo ang masisi ng ating Panginoon. Hindi mo kasi tinutukan yung iyong anak. Amen? Kasi di ba sabi ng Proverbs, train up a child, hindi lang yan sa ano, hindi lang yan sa mga bata, kundi sa mga spiritual, sa anak natin sa spiritual, mga kapatid, ganun din, train din natin yan, galing din yan sa pagkabata. Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, nainom yan ng gatas. Amen? Parang tahimik kayo yata. Medyo nadadala ba kayo ng kapaligiran, malamig? Palakpakan nga muna natin ang ating Panginoon. So, itong pagkakataon ito, sila po ay nasa promised land na. At wala silang personal encounter sa ating Panginoon. Kaya, isa sa makikita po natin dyan, o nung nakaraan na tatouch po natin yung topic na ito, yung comfort zone. Sila po ay nasa comfort zone, mga kapatid. At wala po silang grabing battle sa kanilang buhay. Kaya hindi nila masyado
hindi po nila masyado na-encounter ang ating Panginoon. Ganun din po sa mga mananampalataya. Bilang mga mananampalataya at lingkod ng ating Panginoon, huwag po tayong pakakampante. Amen. Huwag po tayong pakakampante kasi sa mga pinagdadaanan po natin, halimbawa, yung panahon ngayon, kala mo talagang ito lang nga, kailangan mag-ingat po tayo sa mga pinaprioritize natin sa ating buhay. Baka akala mo gumagawa ka sa harapan ng ating Panginoon. Baka akala mo mayroon kang ministry. Dahil kang meron kang ministry, ginagamit ka ng Diyos sa church, meron tayong mga, sabi dito, pwedeng tayo ay kumakanta, pwedeng tayo ay tumutugtog, o tayo ay nag-exhort, tayo ay nagsosong lead, tayo ay nag-MC, kung ano man, o nahayo, nagbabible study, ano pa bang ginagawa sa loob ng church? Nag-i-encourage ng mga kapatid, ministry din yan. Yung nagugas ng pinggan, nagluluto, kung ano man ang ating ministry sa loob ng church, huwag kang pakakampante. Kasi minsan, kahit marami po tayong ginagawang ministry sa loob ng church, hindi mo pa rin prioritize ang ating Panginoon. Hindi mo pa rin pinaprioritize ang ating Panginoon. Mas lalo na mga kapatid sa atin na dumaan sa mga grabing pagsubok, kailangan marunong pa rin tayong i-prioritize ang ating Panginoon. Baka kasi may pagkakataon na akala mo marami ka nang ginagawa sa Diyos. Marami na po tayong ministry, ay siguro naman ay okay na ako. Maraming gumagawa sa loob ng church na walang personal communication sa ating Panginoon. Patay ang prayer life. Kaya mag-ingat po tayo dyan mga kapatid, akala mo nasa comfort zone ka. Pero hindi, dinadala ka na pala ng kaaway sa labas. Kaya, set your priorities right. Lagi, mga kapatid, laging unahin ang ating Panginoon. Kung babawi sa ating Panginoon, bumawi tayo sa ating Panginoon. Minsan kasi may mga pagkakataon na nasa loob, may naranasan ko po kasi yan eh. May ministry ako sa loob ng church, pero iba ang priority ko. Hindi Panginoon ang priority ko. Oo, masaya akong gumagawa, masaya akong tumutugtog. Kasi yun eh, mas lalo na pag nararamdaman mong presensya ng ating Panginoon. Pero pagdating sa labas, pagkatapos ng service, pagkatapos ng mga gawain mga kapatid, amen, nawawala na po yung hindi na natin napaprioriti ang ating Panginoon. O hindi na natin nauuna ang ating Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo sa mga pinapasok po natin ngayon. Mag-ingat po tayo sa mga pinapasok natin sa pananampalataya o pinapasok natin sa buhay po natin dahil hindi maganda lahat. Mas lalo na sa kampanting panahon, nasa comfort zone tayo. Kasi kailangan po natin maging mapagmatsyag. Yan ang sabi po ni Pedro mga kapatid, maging mapagmatsyag tayo. Huwag tayong pakakampante kung wala tayong pinagdadaanan o kumbaga nasa easy life tayo ngayon mga kapatid. Kasi ay mga kapatid, sometimes faithful times is also a test. Minsan yung buhay natin, yung nasa comfort zone tayo, test din yan. Kaya maging kasi ganda namin eh, lalo na sa atin na merong mga discerning spirit, yung may banal na espiritu ng ating Panginoon, may discerning spirit na yan. Marunong na yan kumilatis. Hindi na yan basta-basta naluloko. Mas lalo na sa pananampalataya. Alam natin kung ano yung ginagawa ng kaaway. Minsan kasi, isa pa sa mga mahirap mga Kristiyano, kapag hindi mo pinaprioritize ang ating Panginoon, nasesense mo o na re-recognize mo na hindi ito galing sa ating pero hindi mo pinapansin. Bakit? Kasi nga hindi mo prioritize ang ating Panginoon. Kahit gumagawa ka pa sa harapan ng ating Panginoon at nararamdaman mo yung mga bagay na yan, may discerning spirit ka, pero hindi mo prioritize ang ating Panginoon, hindi mo pa rin papansinin yung mga warnings. Amen. Mas lalo pag may mga pinapasok tayo sa business o sa mga kala mo pagpapala galing sa'yo, may mga red flags yan. Nakikita natin ng mga red flags na, Brother Jimmy, alam natin yan eh. May mga red flags, ay, parang mako-compromise ang pananampalataya ko nito ah. Ang ganda ng opportunity, ang ganda ng trabaho na binibigay po sa atin, pero may mga red flags. Parang iko-compromise nito ang aking pananampalataya ah.
Kaya maging maingat po tayo. Amen. At tandaan po natin ito. Yung mga kalmang panahon minsan, yan ay tinetest din tayo ng ating Panginoon. Amen. Tinetest tayo ng ating Panginoon. Katulad po sa nangyari sa panahon po ni Gideon. Sa panahon ni Gideon, mga kapatid, merong isang test na ginawa ang ating Panginoon. Ang sabi diyan, pagdating nila sa batis, kasi marami, marami ito eh, yung mga sundalong lalaban. Pero ang gamit din nila dito yung mga trumpeta. Pagpupuri din ang ginawa po nila. Pagsamba din ang ginawa nila, kaya nanalo sila. Pero ito yung isang ginawa po ng ating Panginoon sa panahon po ni Gideon. Asa dyan, ibukod mo ang lahat ng umiinom na parang aso. Ito yung sila, dinala sila sa batis. Yung pagkakataon, dinala sila sa batis. Wala pa ditong gera. Walang gera pa sa panahon ito, hindi pa sila lalaban. Pero ang ginawa nun, tinetest na po yung mga nag-accept sa challenge na lalabanan po nila yung mga kaaway. Kaya sabi po dito, dinala po sila sa batis at pinainom. Pero ito yung isang ginawa po ng ating Panginoon. Na sabi yan, ibukod mo yung mga umiinom na parang aso at ibukod mo rin ang mga nakaluhod habang umiinom. Ganito po ang style. Yung iba po, kasi nga mga sundalo na sila eh. Tayo, sundalo tayo ng ating Panginoon. Kaya maging marunong at maalam po dapat tayo sa mga sitwasyon po ng ating buhay. Ang sabi po dito, ibukod mo yung mga umiinom na parang aso. Ay, meron nga, talagang nakaluhod. Hindi po sila nagmamatsyag. At ibukod mo rin ang mga umiinom ng nakaluhod. Kaya ito po yung sa challenge net, ito po yung pinili ng ating Panginoon, mga kinuha ng ating Diyos. Kasi alam nila eh, lalaban sila, gegera sila, nasa paligid lang ang kaaway. Kaya habang sila'y umiinom, mapagmatsyag pa rin sila, tumitingin pa rin sila. Sa pananampalataya, ganyan din po dapat tayo. Kapag tayo ay nasa comfort zone, maging maingat pa rin po tayo. Titingin-tingin pa rin tayo sa ating paligid. Baka ito'y ano ng kaaway ah. Or baka tinetes ako ng ating Panginoon ah. Amen? Baka may ibang mananampalataya dito pag nasa comfort zone, ganito na kayo. Wala na kayong pakialam sa paligid nyo. Kasi sabi niyo sa pananampalataya, ay wala namang pagsubok si Lord ngayong linggo. Ah, medyo hindi mo na ako mag-pray. Yung dati kong prayer na 15 minutes, 5 minuto muna kasi wala man akong pinagdaanan. Di ba? Baka ganito kayo. Akala nyo, hayahay pa ang buhay nyo. Yung pala, tinetesting na kayo ng ating Panginoon. At ang nangyari po dito, mga kapatid, tinanggal yung mga yan, hindi na sinama yan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, pananampalataya, you better watch out. Better not cry. Malapit na ang Paskuhan. Number months. Di, kailangan maging mapagmatsyag po tayo. Warning po sa atin yan. Sabi ni Peter, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang umuungal nga dito eh. No, ang tulog ng umuungal. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aaligid-aligid na naghahanap ng malalapa. Kaya pag hindi tayo marunong magbantay sa ating pananampalataya, pwede tayong malapa. Kung ganito tayo uiinom, pwede tayong malapa. Bakit? Hindi tayo nagbabantay. Dapat ganito po tayo sa pananampalataya. Kahit nasa season, mga kapatid, ng blessing, marunong pa rin po tayong magbantay. Kahit nasa season po tayo, mga kapatid, na nandoon ang protection o ramdam natin ang presensya ng ating Panginoon, kailangan pa rin nating magbantay. Amen po ba? Tandaan po natin ang mga bagay na ito. Kasi baka pagdating ng ilang linggo, ilang buwan, realize natin, Lord, hindi ako pala nagbantay. Hindi ko pala nabantayan ang sarili ko.
hindi ko pala nabantayan ang pananampalataya ko. Kaya mas maigi na makinig po tayo sa mensahe ng ating Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Kaya huwag po tayong pakakampante, mayroong nag-aali-aligid dyan. May tumitingin-tingin dyan. Hindi lang yan sa labas ng church, pati sa loob ng church, umaali-aligid dyan. Kala nyo ba, ang diablo ngayon nakakapasok sa langit eh. Akyat panaog nga yung kaaway dyan eh. Sa church pa kaya? Lalo na sa mga tulog eh. Mga patuka-tuka dito. Mga antok, mga bigla kang ungala ng leon. Amen? Lalo na ngayon maulan. Malamig. Medyo pag naulan kasi napapatulala ang mga tao eh. Medyo nabalik ang mga memories. Pero huwag ganun. Magbantay po tayo. Sa mga katabi, magbantay tayo. Kumbinsihin nyo. Baka hindi makukumbinsihin yung mga katabi. Para pagdating ng panahon na hindi pa rin sila nakinig, sabi ko sa iyo eh. Sabi ng mensahe ng ating Panginoon, hindi ka pa rin nakinig. Huwag tayong papakampante, mga kapatid. Mas mainam na maging matalino po tayo sa pananampalataya. Amen? Ang sabi nga doon ay, wise as a serpent. Sa unang pagkakataon, ginamit ang ating Panginoon serpent na maging halimbawa sa atin. Wise as a serpent. Bakit? Yung serpent, yun yung nang isa kay ano eh, kay Eva at Adan. Naisahan nila. Pero sa atin, baliktarin natin, maging matalino tayo tulad ng serpente na alamin po natin ang lahat ng mga nakapaligid sa atin. Makakala nyo, okay yung pananampalataya nyo, yung pala hindi. Akala mo okay ka, pero sa Diyos, hindi. Mas maigi na yung okay ka sa pananampalataya mo, okay ka rin sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ito po yung hindi nabantayan ng mga Israelita. Kaya yung mga kasunod po nila, hindi po sila naging mapagbantay. Sa henerasyon po nila, hindi po nila nabantayan na mayroon nga palang mga kasunod na henerasyon. Baka nag-enjoy lang po sila sa biyaya ng ating Panginoon. Nag-enjoy lang po sila sa mga naranasan nila sa ating Panginoon at nalimot na po nila yung kasunod na henerasyon. Nakalimutan nila na meron din nga palang pananampalataya yung mga ito. Meron nga rin palang spirit at kalaluwa na kailangan maging ayos din ang mga kasunod na henerasyon po ito. Kaya, mas kailangan, bantayan po natin yan. Sarili muna natin, kasunod yung mga kasunod nating mga henerasyon, mga kapatid. Amen. Kasi ito yung isa pong pagkakamali ng henerasyon na ito. Hindi sila umimik. Hindi sila umimik sa kasunod na henerasyon. Pinabayaan po nila. Kaya dumating na merong sumulbot na panibagong henerasyon na hindi po nila kilala ang ating Panginoon. Katulad po sa pagkakataon ng kay Eva at Adan, alam niyo kung bakit nagkaroon ng kasalanan? Dahil hindi umimik si Adan. Sa Genesis, pag babasahin po natin, unang create po si Adan. At doon nagbili ng ating Panginoon patungkol po doon sa dalawang puno. Yung isa ay puno ng buhay at yung isa ay puno ng nakakaalam ng mabuti at masama. At ang bili ng ating Panginoon kay Adan, wag na wag niyong kakainin. Dahil sa pagkakataon na pag ito'y kinain niyo, kayo'y mamamatay. Pero pag sa verse 3 yata ng Genesis, mga kapatid, ito yung temptation kay Eva. Ang sabi doon, hindi po umimik si Adan. Sa pagiging tahimik pala natin, pwedeng merong magkasalang iba. Pwedeng may mag-suffer sa hindi natin pag-imik.
Kasi sabi, di ba, Ecclesiastes chapter 3, may panahon ng pag-imik at pagtahimik. Kailangan marunong din po tayo, mga kapatid. At ang sabi po dito, sa verse, si Adan hindi po yan umimik. O nakita niya yung kanyang asawa na kinagat yung, kinain yung prutas ng nakakalamang pabuti at masama, pero hindi siya umimik. Ang sabi pa nga doon, binigyan siya eh. Siguro nainggit din si Adan. Ano kayang lasa nun? Lasang mansahanas kaya yun? Lasang santol kaya yun? Lasang durian kaya yun? Kasi nakain dito ng durian. Hindi ako nakain ng durian. Lasang ampalaya siguro yun. Ano kayang lasa ng prutas na yun? Kaya, nung ibinigay po mga kapatid ni Eva kay Adan, kumain din si Adan. Love na love niya. Yung isang danger pag may love eh. Nabubulag. Amen? Nabubulag. Ganyan yung isang danger sa pag-ibig. Kaya ko nung talakayin ito. Isang danger sa pag-ibig. Kahit alam mong tama, ay kahit alam mong mali, nagiging tama. Amen? Kahit alam mong, ay baka malaman ni Pastor, itago na lang natin. Mahal naman natin isa't isa. Tama po kaya yun? Sa kanila tama, pero sa Panginoon mali yun. Amen? Huwag na tayo dyan. Baka malayo yung ating topic. Yan si Adan at Eva mga kapatid. Ba't kasi napunta tayo dun? Si Adan at Eva talaga. Makasalanan. Pero nagkaroon ng kasalanan. Bakit? Dahil sa hindi pag-imik ni Adan. At sinangayunan pa si Eva. Pero pagdating nung hinanap sila ng ating Panginoon, sinisi ni Adan si Eva. Pero pares din naman silang may kasalanan. Ganon din sa ating pananampalataya. Ganon din po sa mga Israelita, mga kapatid. Hindi sila umimik sa kasunod na henerasyon. At anong nangyari po doon? Nagkaroon ng henerasyon na hindi kilala po ang ating Panginoon. Kasalanan niya nila. Pagkukulang po yan nila. Amen. Kaya, all of us have the responsibility to share the gospel with other people. Lahat po tayo ay tinawag para sa bagay na ito, na ipahayag po ang mabuting balita sa lahat ng kinapal. Amen. Hindi po tayo tinawag ng ating Panginoon para maging attendee lang, para umattend lang sa church. Lahat po tayo ay tinawag ng ating Panginoon para mangaral, para mag-share ng salita ng ating Panginoon. Nakakatuwa nga ngayon sa ating church na maraming dinadala ang ating Panginoon. At hindi pupunta yung mga bisita natin kung walang nag-akit, kung walang nagsama po sa kanila. Yung pagsama natin, at kung ito yung isang, kung tayo ay nahihiya pa na mag-share ng salita ng ating Panginoon, isama mo sa church. Hayaan mong kami muna ang mangaral sa kanila. Pero pag meron ka ng lakas ng loob, meron ka ng kaalaman, at kinakausap ka na ng ating Panginoon, gawin mo, huwag kang tumahimik. Baka maging katulad ka po ni Adan, na napahamak po silang dalawa dahil sa pagtahimik ni Adan. Ganon din po tayo sa mga mananampalataya ngayon. Huwag po tayong tatahimik. Ipangaral po natin ang salita ng ating Panginoon. Lahat ng katotohanan, ipahayag po natin yan. Amen. Dahil hindi po tayo mapapahiya kapag ang pinapangaral natin ay ang ating Panginoon. Praise the Lord. At wag nawa mga kapatid na yung nangyari sa henerasyon na kasunod po ni Joshua ay mangyari po sa atin. Yan po yung pagkukulang po ng henerasyon nila Joshua. Sayang hindi niya po nagaya si Moses. Si Moses, naging good mentor po siya. Naging good mentor po si Moses kasi meron siyang bunga, si Joshua. At si Joshua, may bunga si Caleb eh. Silang dalawa, yun ang minentor po ni Moses. Pero si Joshua, wala po tayo makikita na na-mentor po si Joshua.
Oo, grabe yung ginawa ng ating Panginoon sa mas ano eh, mas yung gera ba? Mas grabe yung pinagdaanan po ni Joshua kaysa kay Moses sa pakikipagbaka. Pero wala pong na-mentor po si Joshua. At ito po yung pagkukulang ni Joshua na hindi niya po nasabi sa kasunod na henerasyon. Kaya ang nangyari, nagalit ang ating Diyos. Kaya yung pagkukulang sana ito ay maging lesson po sa atin. Maging lesson po sa atin, mga kapatid, na tayo po ay magkaroon ng apoy sa ating mga puso at magkaroon ng apoy sa ating pananampalataya. Magkaroon po tayo ng yung bilang sa kalooban natin mismo na ipahayag at ishare po ang salita ng ating Panginoon para sa mga susunod na henerasyon ay hindi tumigil ang pagliligtas ng ating Diyos. Maging channel po tayo ng blessing ng ating Panginoon. Maging channel of the word of God yung pananampalataya po natin. Maging alulod tayo ng pagpapala ng ating Panginoon. Praise the Lord. At sana hindi ma-remind lagi tayo na hindi ito mangyari sa atin yung pagkukulang po ng henerasyon po nila Joshua. We are commanded to preach the gospel and voice out our testimonies. Ito yung matinding mga pangangaral. Kung wala kang alam o kung hindi pa sapat yung iyong kaalaman patungkol sa mga doktrina, sa mga verses, ipahayag mo yung iyong mga testimony kung paano ka niligtas, binago ng ating Panginoon. Mas matindi yun. Mas makapangyarihan yun. Bakit? Personal mo yun eh. Personal mo yun at wala na makakaagaw po dun. Hindi nila pwedeng bali-bali yun. Ay, mali yan. Mali yan naranasan mo. Ba't magiging mali naranasan? Ako nga nakaranas. Naranasan ko nga mismo ang pagkilos ng ating Panginoon. Ba't sasabihin mo mali? Yeah? Naranasan ko mapuspos at magsalita ng iba't ibang wika. Sasabihin ng kausap mo, ang mali yung ginagawa mo. Hindi nila mababawi yan. Hindi nila mababali yan. Hindi ito mali. Personal, naranasan ko ito. Naranasan ko yung nararanasan nung mga unang mananampalataya. Sa Acts chapter 2, naranasan ko rin. Kaya, we are commanded. Talagang pinag-utos atin ng ating Panginoon na talagang ipahayag po ang mabuting balita. Ganun din ang ating mga testimonies. Yung mga kapatid, yung mga isinulat po ni Pablo, ang tawag po doon na epistles. Di ba, may sa New Testament, may mga parts-parts yan eh. Gospel, kasunod po ay, ano yung Acts? History of the Church, at ang kasunod hanggang, ay ano na? Yun ay epistles ang tawag po dyan, mga kapatid. Mga sulat po ni Pablo. At yung mga epistles na po yan, nagtatranslate din po yan, mga kapatid, sa testimony. Kaya minsan, may ma-encounter kayong mga pastor o sa pangangaral na magsasabi, we are the living epistles. Isa po tayo sa buhay na patotoo. Buhay na patotoo ng ating Panginoon. Yung epistles, yung sulat, mga kapatid, yun po ay mga patotoo po ng mga Kristiyano sa iba't ibang mga churches. Amen? Kaya sinusulatan po yun ni Pablo eh. Kasi yung mga patotoo, mga saway, lahat po yan. Ganon din po sa atin, meron din po sa yung sariling patotoo. Nasaway din tayo, napagalitan din tayo, pinagpala tayo ng ating Panginoon. We are the living epistle. Hindi lang nasulat sa Bible. Pero mismo sa atin, amen, tayo po ay buhay na patotoo ng ating Panginoon. Praise the Lord! Kaya, kung tayo ay buhay na patotoo ng ating Panginoon, huwag po tayong manatiling tahimik. Nakatikom ang ating mga bibig. Kasi kung hindi nila, kung hindi po nila maririnig ang mga testimony ng bawat isa sa atin, paano sila? Kung hindi tayo mga ngaral ng salita ng ating Panginoon, paano yung mga kasunod? Hindi naman tayo magtutuwa at magsasaya lang na tayo-tayo lang dito.
Diba? Masaya sa paningin at masaya sa pakiramdam pag may nakikita tayong bagong dumadating sa church. Meron tayong bagong nakakasama sa pananambahan. Ganyan po yan, mga kapatid. Amen. Kaya kung tayo ay mananahimik, siguro iilan lang po tayo dito, Sister Anne. Siyam lang po tayo nagsimula sa ibanga. Baka hanggang ngayon, kung tahimik lang po tayo at walang nahayo, siyam lang po ulit. Baka lima na lang. Kasi ang Kristiyanong tahimik, hindi yan pabawas. Kaya ang sabi nung hindi yan padagdag. Pabawas po yan. Kaya ang sabi ng Biblia, di ba? Hindi kasi kayo humihingi. Sabi ng Panginoon, hindi kayo humihingi. Ibig sabihin, pag hindi humihingi, hindi umiimik. Ganun sa ating Panginoon, mga kapatid. Alam ng Diyos ang mga pangangailangan natin. Ang kailangan lang natin ay manalangin, humingi sa ating Panginoon. Ganun din, mga kapatid, kung patuloy tayo magiging tahimik sa ating pananampalataya, sorry na lang, hindi kayo lalago. Hindi kayo lalago sa church na ito. Ganun din, mga kapatid, sa pananampalataya, sa kaharian ng ating Panginoon, kung mananatili kayong nakatigil lang, nilulumot, sabi ng ating Sunday School, nilulumot, hindi rin po kayo lalago po dito. At hindi kayo mag-i-enjoy sa loob ng church. Bakit? Kasi wala kayong ginagawa. Buti kong kalooban, sabi niya, buti kong ang iyong kagalakan ay magpa-kintab ng iyong bangko. Kus-kus-kusin ang puwit mo yung habang nag-preach ba? Para pagtayo mo, makintab na yung bangko mo. Hindi. Kaya sabi kanina, na na-encounter ko ulit, mga kapatid, yung sinasabi ko sa buong yung kalooban. Kalooban ng Diyos na lagi tayo mangaral ng salita niya. Yung sa mga ganyang bagay, mga kapatid, hindi na tinatanong ang kalooban ng ating Panginoon. Yung kalooban mo ang tinatanong na. Amen? Kasi sabi niya, ay, pagkalooban ng ating Panginoon, kaya minsan may binabara ko dyan eh, pag na, may nakakausap ako, ang pagkalooban ng ating Panginoon, gagawin ko yan. Hindi ang kalooban ng Panginoon ang tanungin mo. Ang kalooban mo ang tanungin mo. Kung handa ka bang gumawa, sumunod sa ating Panginoon. Amen? Minsan kasi yung kalooban natin ang hindi ayos. Alam na natin na dapat gawin natin yun eh. Dahil nakalooban yun ng ating Panginoon, tapos tayo titigil lang. Ay saka na, pagkalooban na ng ating Panginoon, magiging alibay mo na lang yan. Magiging rason mo lang yan. Ay, pagkalooban ng ating Panginoon, sige gawin natin. Ang tanong, yung kalooban mo ba? Gusto mo ba? Amen? Kaya sa atin, mga mananampalataya, huwag po tayong tatahimik. Amen? Sa inyo sa mga katabi, huwag tayong tatahimik. Kaya malalakas ang boses dito sa sariyaya. Mapatira dito, mag-uusap, malalakas ng boses. Kasi ayaw nila ng tahimik. Pero in a good way, ha? Baka naman sigawang-sigawan tayo din eh. Sabi kasi ni Pastor, huwag daw tayo tahimik eh. Ala, dadala na tayo. Mga patid, sa pangangaral, sa pagtitestimony, yun po huwag tayong tatahimik. Dahil hanggat merong nangangaral, merong nakakakinig, merong pananampalatayang nabubuo. Amen. Kasi ito yung commanded. Diba? Ito yung mga utos sa atin ng ating Panginoon eh. Last will and testament ng ating Panginoon. Ito yung kagustuhan ng ating Diyos na mangaral po tayo. Ang sabi nga dito sa mga apostol, dahil dito magsiyaon nga kayo. Magyaon. Tagalog ano, magsiyaon. Umalis. Magsiyaon nga kayo at gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa. Commanded po yan sa mga mananampalataya, hindi lang sa mga apostol. Kasi may, ang mga apostol na puspos sila. Tayo na puspos po tayo. So kasama po tayo dyan sa gaganap ng mga yan, mga kapatid. Ang sabi dyan, magsiyaon kayo at gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa. Diba? Ang vision ng ating Panginoon ay pang-global vision. Hindi lang ito pang-barangay. Ganyan mag-isip ang ating Panginoon. Idodominate niya ang buong mundo, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya pag tayo ay nagbibision, mga kapatid, mga mananampalataya, lakihan po natin. Sabi nga, mga kapatid, enlarge thy coast.
Lakihan po natin ang ating vision. Huwag lang dito sa barangay natin. Huwag lang sa tahanan po natin. Kapag tayo ay, ang gamit natin ay salita ng ating Panginoon, kung ang salita ng ating, lakihan po natin. Lakihan po natin ang ating pananampalataya. Pag naghahangad tayo ng mga maraming mga tao pa na maglilingkod sa ating Panginoon, maghahangad tayo ng malaki. Kung tayo ay nagbibision ngayon ng, sa 2022 na maging 100 tayo, may lakihan pa natin ang ating pananampalataya para mangyari ang mga bagay na yan at hindi lang basta turo-turo. Gagawa din po tayo mga kapatid dahil kailangan yung gawa po natin, ay pananampalataya natin ay may kasama pa rin gawa. Pray ka ng pray, hindi ka naman gumagawa. Ano mangyayari? Amen? Parang nangyayari dyan, pay-pay ka ng pay-pay dun sa inyong niluluto, wala namang siga. Lalagyan mo ng siga para may maluto. Ano kaya itsura mo nun? Tuluto ka ng inihaw, wala namang palang apoy. Kahit isang taong kang magpay-pay dyan, hindi maluluto yung inihaw mo. Amen. Ganon din sa pananampalataya. Kailangan samahan po natin ang gawa para meron pong magkaroon ng manifestation ang ating mga prayers. Kaya ito po yung ginagawa natin ngayon. Nag-aakay tayo ng mga tao papunta sa ating Panginoon. Yun yung manifestation. Yun yung ating, yung kumbaga, yung prayer natin na may kasamang gawa. Ito na po, nangyayari na po sa atin. Kaya salamat sa ating Panginoon. Isa rin po yan. Ang sabi dyan, magsiyahan tayo. Gawin ninyo yung mga alagad ang lahat ng mga bansa. Magiging Christian nyo, Lord, Pastor, hindi po muna ako maghahayo. Bakit? Wala po akong pamasahe sa ibang bansa. Maghahangad ka pa ng ibang bansa, yung katabi mo ng bahay, hindi mo masyiran. Ayan. Kaya sabi po dito, na sila'y bautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon. Umaanak at Espiritu Santo. Alam natin kung ano yan, kung sino yan, mga kapatid. Yan ay ang ating Panginoon. Ang nasabi dito, mga kapatid, sa 20, at ituro ninyo, hindi lang basta ganyan. Kasi akala natin, okay na yung pag-evangelize, pag-nabaptize, okay na. Ang soul winning, importante yan, pero mas importante po yung soul keeping. Pag nasa loob na sila ng church, abay, huwag mo nang baliwalain. Okay na, baptize ka na, okay ka na. Hindi na kita papansinin. Hindi mga kapatid, mas mahalaga po yung soul keeping kahit 100 pang nabautismohan mo sa isang araw, kung ang nanatili isa, nakakalungkot po yun. Mas mahalaga pa rin mga kapatid, ang soul keeping. Kasi ang sabi dito na ituro. Ituro ninyo sa kanila na kailangan ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Kaya kailangan mga kapatid, amen, ipasa po natin yung mga alam natin sa pananampalataya. Ipasa po natin yan. Kung maaari, i-duplicate natin lahat ng nalalaman natin, ibigay po natin sa kanila. Ituro po natin yung healthy relationship sa ating Panginoon. Kung gusto po natin magkaroon ng mga lagong pananampalataya, kailangan may inaalagaan din tayo sa pananampalataya. Kasi kung ikaw lang at wala kang inaalagaan sa pananampalataya, magboring ka. Kasi kung meron kang inaalagaan sa pananampalataya at makaisip ka mga kapatid na mag-backslide, medyo mapapadalawang isip ka. Ay, meron nga pala akong inaalagaan eh. Ngayon minsan may mga pangyayaring ganyan eh. Dati tamad ka sa pagdalo sa mga prayer meeting, Bible study, sa mga conference, medyo sinisipag ka kasi meron kang inaalagaan. Ay Lord, hindi pala pwede. Yeah? Hindi pwede, meron nga pala akong isasama. Meron nga pala akong mga taong inililid. Kaya, maobliga ka. Amen? Isa yun yung magiging attachment po natin. Kaya sabi dyan mga kapatid, magkasunod, sa Matthew yan ha, sa Matthew, sa Marcos meron din. Buhay kasi ito ng ating Panginoon eh. At sinabi sa kanila, magsiyaan kayo sa buong sanglibutan at
inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ibig sabihin kinapal, marami yan. Kinapalan ng mukha. Kinapal. Sa, ibig sabihin sa maraming tao, ipangaral po natin, ipahayag po natin ang salita ng ating Panginoon. Marko sa Lucas, meron pa rin. Command, mga kapatid. At ipangaral sa kanila, sa kanyang pangalan, sa pangalan nino, sa pangalan ng ating Panginoon, ng pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng bansa, magbuhat sa Jerusalem. Meron pa rin command sa Lucas, mga kapatid. Kaya, kumandid tayo sa mga bagay na yan. Tayo po, mga kapatid, isa po tayo sa inutusan ng ating Panginoon. Diba, ito yung sinasabi, mga kapatid, great commission ng mga mananampalataya na tayo po ay mangaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong mahiya. Kasi meron pa nga akong ating Panginoon sa Acts, mga kapatid, na huwag kayong mag-alala sa sasabihin. Ang ating Diyos ang magbibigay ng pangunawa, ang ating Diyos ang magbibigay ng sasabihin natin sa mga sinesheran po natin. Kaya huwag tayong mahiya, mga kapatid. Yan yung mga, magugulat na lang kayo. Nasabi ko pala yun. Yeah, sa mga naka-experience sa paghahayop, nasabi ko pala yun. Parang hindi ako yun ah. Yeah. Pag nagsishare tayo, bigla lang may pumapasok, may mga rema. Ang ating Panginoon, dire-diretso po yan, lumalabas. Ibigay mo. I-share mo. Hanggang sa mamulat po sila sa pananampalataya. This is our mandate as a Christian to spread the gospel and proclaim that Jesus is the one true God. Ito mandato natin, mandate po natin, ito mga kailangan po natin gawin. Bakit? Kasi kung hindi po natin yung ginawa at gagawin, ang sabi po dito, ito pa pala, sa Romans chapter 10, kung hindi po natin gagawin yan, sino po yung magkakaroon ng pananampalataya? Sabi dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kung hindi tayo mangangaral, walang mabubuong pananampalataya. Amen. Kaya, share the gospel. Lagi po nating ipahayag ang salita ng ating Panginoon. Unti-unti may nabubuong pananampalataya yan. May natitibag na maling katuruan dyan. Amen. Basta, tiyagain lang po natin, mga kapatid. At ito, tandaan po natin, pag nangangaral tayo ng salita ng ating Panginoon, may mga taong hindi mo madadala sa unang pangangaral. Minsan, taon. May kapatiran po sa amin, taon. Ang sabi ni tatay, naubusan na siya ng panturo. Sobrang tagal. Yan, tuwing Biyernes yata kami napunta doon. Sa kasama po ko, taon bago magpabautismo sa Tinagal. Pero hindi, hanggang ngayon, nagpapatuloy rin naman eh. Amen. Kaya, huwag tayong magsasawa. Dahil once na yan po ay tumanggap na sa ating Panginoon, dire-diretso na po yan. Amen. Once na maunawaan po nila ang pananampalataya, once na maunawaan po nila ang kaligtasan na dulot o itinutulot ng ating Panginoon, amen, magkaroon po yan ng pagsunod. Yung pananampalataya nila ay magkakaroon ng gawa. Ganyan din naman tayo nung una sila dito yung mga binaybustadihan na buwan bago tumanggap sa ating Panginoon. Sino po dito? Ilang buwan? Si Ate Wen, ilang po kayong buwan? Buwan din. Ilang buwan? Buwan din. Yung mga limang buwan bago tumanggap sa ating Panginoon. Limang buwan? Wala. Ba, mahaba na pala yung limang buwan. Ano? Isang buwan bago tanggap sa ating Panginoon. Ayan, si Brother Eddie, isang buwan talagang... alam niyo, habang nag-share sa atin, habang may nag-share sa atin, akala niyo share lang yun. Pagdating na sa bahay, pinagpipray tayo ng mga yan. Yan yung healthy, mga kapatid. Kung gusto mo talagang mawin ang isang tao,
yung sinesheran mo, pagdating mo sa bahay mo, personal prayer mo, isasama mo yan. Yun din yun, mga kapatid. Oo nga, may apoy nga, pero hindi ka naman nagpapaypay, wala rin. Mamatay din, ganun din yun, mga kapatid. May kasamang laging gawa't pananampalataya. Ganyan po yan. Kaya, sa atin, kung tayo magiging tahimik at patuloy na magiging tahimik sa pananampalataya, wala pong magkakaroon ng panibagong pananampalataya. Kasi hindi po tayo umiimik. Sharean natin. Kahit hindi formal na pagsishare. Kasi meron ganyan. Hindi mo direct na sineshare yung salita ng ating pamilya. Pero pinapaano mo lang ba? Pinapalusot-lusot mo? Ah, oo, ang buti talaga ng ating Panginoon. Tapos ganito ang topic ko nito. Oo, sabi nga sa Bible, ganyan eh. Yung ano mo lang, para bang inuuti-uti mo lang. Yung uti-uti yan, dumadami din yan. Amen? Hanggang sa magkaroon sila ng katanungan sa kanilang isipan, nabubuksan ang kanilang pananampalataya. Amen? Kaya, sa mga nagsishare dyan, huwag po kayong mainip. Huwag po tayo magsawa. Ay, Pastor, isang linggo ko na itong sineshare, wala pa rin eh. Tanungin mo na sarili mo, ikaw ba, ilang buwan kang sineran? Ilang linggo kang sineran? Bago ka tumanggap sa ating Panginoon, kailangan kasi mabuo yung pananampalataya para magtagal po sila. Kaya, ang sabi po dito mga kapatid, isa sa comfort ng ating Panginoon, huwag kang matakot, ipagpatuloy mong yung pangangaral. Baka may kinakausap dito ang ating Panginoon. Ito minsan natin, Panginoon, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang yung pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Baka may kinakausap dito ang ating Panginoon. Baka humihingi kayo ng sign sa ating Panginoon. Ito na, meron ng sign. Huwag tayong matakot, ipangaral lang po natin yan. Ipangaral lang po natin kung ano yung meron tayo. Huwag tayong titigil, ano man ang mangyari. Sapagkat, ako'y nasa iyo. Hallelujah. Ako'y nasa iyo, hindi ka maano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Kumbaga, mga kapatid, comfort ng ating Panginoon, sapagkat ang Diyos ay nasa sa atin. Sa lahat ng nangangaral ng salita ng ating Panginoon, matik yan, mga kapatid, nagiging kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya huwag tayong matatakot, huwag tayong titigil. Pangako kaya yan sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya, yung mga medyo tahimik pa dito sa evangelism, tahimik pa dito sa pagtitestimony, tahimik pa sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon, medyo ibuka na natin yan. Baka kasi, ikaw lang ang hinihintay nila. Baka may mga taong lang naghihintay na umimik ka sa patungkol sa pananampalataya. Baka merong mga tao na nasa paligid po natin na nag-aantay na mag-testimony lang tayo. Kasi tahimik mo eh. Yung pala, nangangailangan na itong katabi mo ng salita ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong tatahimik para hindi mangyari yung nangyari po sa kasunod na henerasyon po ni Joshua. Let the next generation know. Malaman, mga kapatid, ng kasunod na henerasyon. Amen! Hallelujah! Dito minsan ng ating Diyos. Dinadrive tayo ng ating Panginoon sa pangangaral, sa pag-evangelize, mga kapatid. Ito yung plano ng Diyos ngayon. Kasi nakikita ng ating Panginoon, marami ng kumikilos. At ini-encourage pa tayo ng ating Panginoon na patuloy na kumilos pa tayo sa ating Panginoon. Baka ito yung susi, mga kapatid, para makalipat na tayo ng bagong church. Hindi natin alam, pero baka ito na nga. Kasi kung patuloy na pupunuin at pupunuin ito, ang Diyos talaga, kung pipersahan niya maglipat, ay nako, hindi na kayo lalago dyan. Ililipat ko na kayo ng bagong tirahan. Bibigyan ko na kayo ng panibagong sambahan, mga kapatid, na pagtitipunan. Gumawa lang tayo. Ito yung mensahe ng ating Panginoon. Hindi niyo ba nakikita, mga kapatid, ang mga ginagawa ng Diyos ngayon? Hindi niyo ba nakikita, mga kapatid, ang mga nangyayari sa paligid natin ngayon? Marami nang nilalapit ang ating Panginoon sa atin. Marami ng mga tao na ang Diyos mismo ang naglilid po sa atin.
ang kailangan po natin ay kumilos at huwag tumahimik. Patuloy po tayo mga kapatid na maging vocal patungkol sa ating Panginoon upang magkaroon po ng magandang resulta at paglago po ang ating pananampalataya. Purihin natin ang ating Panginoon mga kapatid. Praise the Lord. Let the next generation know. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Panginoon Jesus, salamat God, hallelujah. Hallelujah sa hangaring ito Panginoon na patuloy God, hallelujah, na ibinibigay niyo po ang mensahe at pangangailangan Panginoon ng church na ito. Lord, turuan niyo po kami, God, hallelujah, na patuloy na sumunod at maging tapat na mananampalataya sa inyong harapan, Panginoon. Kung Lord, ang aming pananampalataya ay natutulog ngayon, Lord, gisingin niyo po ito, Panginoon. Gusto po namin gumawa sa inyong kaharian, Panginoon. At kung ang aming pananampalataya ay kulang, Lord, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Kung ang aming apoy ay nag-aandap na, Lord, patuloy na pagningasin niyo po ang aming apoy sa pananampalataya, Panginoon, upang magawa namin, God, hallelujah, ang mga bagay na ito, ang mangaral at ipahayag, Panginoon, ang iyong salita sa bawat tao, Panginoong Jesus. Kaya Lord God, hallelujah, patuloy na pangunahan niyo po ang church na ito. Lord, patuloy na pangunahan niyo po ang aming buhay, Panginoon, upang magawa po namin ang lahat ng iyong kalooban. Kaya Lord God, patuloy na kumilos at pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. Pinupuri namin kayo, sinasambahan namin, Panginoong Jesus, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po'y tumayo mga kapatid.